Patuloy pong paglayo sa bansa ng Bagyong Lani pero isang low pressure area, LPA, ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Para sa detalye, makakausap natin si PAGASA Senior Weather Specialist, Chris Perez. Chris, good morning. Unahin ko lang yung Bagyong Lani. Magandang umaga, Igan, sa ating mga taga-subaybay. O kailan ito lalabas ang PAR at kahit ba papalabas na ito, may epekto pa rin sa weather condition sa Pilipinas? Sa ngayon, Igan, inaasahan natin ngayong umaga nga ay posibleng tuluyan ang lumabas ng Philippine Air Responsibility ang Bagyong Lani. At bagamat malayo ito sa kalupa ng ating bansa, yung trough or extension nito ay inaasahan pa rin makakapekto sa ilang bahagi ng ating bansa, particular na dito sa may bandang Mimaropa region. Kaya ngayon pa lang inaabiso natin yung mga kababayan natin dito nga sa nabanggit nating rehiyon na maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo doon sa mga areas na nasa low-lying areas at sa mga pag-uho ng lupa, lalong-lalo po doon sa mga residente na nakatira sa may paanan or gilid ng mga bundok dito sa nabanggit nating rehiyon. Pwede na bang pumalaot yung mga mangingisda at yung mga sasakyang pandagat, pwede na bumiyahe? Sa ngayon, Igan, hanggat maaari, huwag muna pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sasakyang pandagat dito nga sa mga karagatan sa paligid ng Northern Luzon. Particular na sa mga karagatan sa paligid ng Isabela, Cagayan, Batanes, Babuyan Group, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at maging dito sa mga karagatan sa western section ng Palawan. May nakatakas po tayo dito ng mga gale warning at inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan bukod pa sa unfavorable offshore na weather condition para sa mga kababayan nating papalaot dito. Yung Bagyong Lani ba sa kasaysayan ng pagbantay niyo sa bagyo? Siya lang ang 10 beses na naglandfall? Well, Igan, may mga bagyo rin na nagkaroon ng multiple landfall scenario, no? Basta ang bagyo tumama dito sa central part ng ating bansa sa Visayas area. Patalon-talo na yan. Yes, mga iba't ibang lugar, lalawigan, or mga isla ang tatamaan nito. Kaya nagkakaroon tayo ng multiple landfall scenario. Okay. Itong LPA na binabantayan nyo naman, kailan papasok sa PAR? Igan, inaasahan natin na posibleng pumasok bukas o sa darating ng Biyernes itong binabantayan nating low pressure area dito nga sa karagatang Pasipiko. And we are also not ruling out the possibility na pwede itong maging bagyo at makaapekto sa bahagi ng ating bansa, particular na dito sa Hilagang Luzon sa mga darating na araw. Kapag nasa loob na ito ng PAR at maging bagyo, bibigyan natin ito ng local name na Marine. Kaya ngayon pa lamang, pinapayan na natin yung mga kababayan natin sa Northern Luzon area na patuloy na magantabay sa update natin dito sa nabanggit nating low pressure area sa pamamagitan ng mga posibleng weather advisory ngayong alas 11 ng umaga at sa public weather forecast naman natin mamaya alas 4 ng hapon. Makulimlim at medyo umaambun-ambun dito sa Metro Manila hanggang kailan magiging ganito ang panahon? Ngayong araw, inaasahan pa rin natin yung mga pamisan-misang pag-ulan dito sa Metro Manila. Ganun din dito sa bandang Central Zone, Mimaropa at Calabar Zone. Pero bukas asahan natin na posible makaranas na tayo ng gradual improving weather condition nila. Sisilip na uli ang haring araw. Maraming salamat, PAGASA Senior Weather Specialist Chris Perez. Ingat! Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.